Excited? So right now, diretso na po tayo. Let's talk about the secret place. Everybody say secret place. Secret place. Ayan po yung pag-uusapan natin ngayon. Pero umpisan ko po sa isang tanong na pag-isipan po nating lahat. Amen? If everyone gave and served and loved and prayed exactly like you, would the church be healthy and empowered? Or would it be weak and spiritless? Parang tumahimik po tayo. First question. Ano po yung tanong natin? Sige, okay lang po. Assess natin. If everyone gave and served and loved and prayed exactly like you do, paano ka nananalangin? Paano ka magmahal? Would the church be healthy and empowered? Or would it be weak and spiritless? Amen. I believe po, whether we like it or not, lahat po, everything we do and everything we do not do, lahat ng ginagawa natin at hindi natin ginagawa, may epekto yan sa atin. May epekto yan sa mga taong nakapalibot sa atin. At may epekto po yan sa mga panahon na darating. Amen? So right now, imagine, just imagine your prayer life. May nai-imagine po ba tayo? O blanco. Sana naman hindi blanco. So right now, imagine your prayer life. Ayan. Kung ganyan lahat manalangin dito sa His Life City Church, or kung ganyang manalangin yung mga disciples mo, kaya yung katabi mo, lalakas po ba tayong lahat? Wow, yung mga confident talaga sa prayer life nila. Dadami po kaya tayo lahat? Or baka dadami lang yung matampuhin? Dadami lang yung may samaan ng loob? Sa tipo po ng prayer life natin, ayan, i-assess po natin. Personal to, hindi mo iisipin ng leader mo, hindi mo iisipin yung katabi mo, hindi mo iisipin yung mga disciples mo. Sa atin po muna, amen? Sa tipo ng prayer life na meron ka, mas lalalim po ba tayong lahat kay Lord kung ganyan tayo manalangin? Mas magiging on fire ba tayong lahat? O baka naman po lahat tayo naging sala sa init, sala sa lamig? Amen. Mas magiging matindi po ba yung galaw ni Lord? Magkakaroon ng miracles, signs, and wonders. Amen. Magiging malaya si Lord sa paggalaw niya. O baka naman, lahat po tayo magiging walang gana. Minsan may duda, konting bulong ng kalaban. Naiiyak ka, ayaw mo na. Amen. Sabi po ni Leonard Ravenhill, no man is greater than his prayer life. Amen. No man is greater than his prayer life. The pastor who is not praying is playing. Tiwala po kayo, hindi namin kayo pinaglalaroan at hindi po kami nakikipaglaro. The pastor who is not praying is playing. And the people who are not praying are straying. At mahal na mahal po namin kayo, ayaw namin kayo mapariwara o maligaw. Amen? So right now, let's talk about secret place. Amen? Secret place is a specific place kung saan po nagmi-meet kayo ni Lord. Lahat tayo meron po niyan, tama ba? Secret to kasi kayong dalawa lang ni Lord. Wala ka ng worship leader dito. Amen? Wala na magpipreach sa harap mo. It's between you and God. It's called sometimes prayer closet. Ito po ay tinatawag din private ministry or quality time or quiet time. At sabi po sa Psalms 25:14, there's a private place reserved for the lovers of God. Lahat po na nagmamahal kay Lord dito, nang totoo magsabing amen. Praise God. There's a private place reserved for you and me where we sit, where they sit near Him and receive the revelation secrets of His promises. Ang sinasabi po dito, may lugar daw po, may lugar kung saan personal at intimate na nagpapakilala si Lord sa atin. Amen. Praise God, sa His Life City Church, nararanasan natin si Lord. Pero may lugar, at yan ay tinatawag na secret place. Meron pong secret place. Ito po ay lugar kung saan personal at intimate na nagpapakilala at nagpaparanas si Lord sa atin. Amen. At dito nga po yung pinakamatitinding growth na pwedeng mangyari. Ito po yung mga pinakamalalim na revelation na pwede nating marinig dito sa lugar na to. And the secret to Christian life, ang dami po nagsasabi, no, Christian life parang ang hirap, parang imposible. But there is a secret. The secret to Christian life is praying in secret. Amen. The secret to the Christian life is praying in secret. It is about talking to God when no one's looking or speaking with God when no one is checking you. Amen. Wala po nakakita but you're having fellowship with God. And praying, I believe po, praying it starts with
a realization of how much you need God in your life. Ang panalangin po nag-uumpisa yan, doon sa magigising ka, marirealize mo na hindi mo kaya ang buong araw kung wala si Lord. Doon po nag-uumpisa ang panalangin when you realize how much you need God in your life. Kapag ka po nakita mo yung worth niya, yung value niya sa buhay mo na hindi ko kaya kung hindi ako magdedepende sa Panginoon. Sabi po sa Matthew 5:3, God blesses those who are poor. Hindi lang po ito economic status or financial condition. Ang sinasabi pong poor dito, ito yung poor in the spirit o ito yung may longing, may desperation, amen, may hunger. So God blesses those who are poor in the spirit and realize, and they realize their need for Him. And they realize their need for God. Na-realize po nila yung worth, yung value, yung halaga ng Panginoon sa kanila. And the kingdom of heaven is theirs. Ito po yung mga taong alam nila na kailangan nila si Lord. Amen? Kaya nila hinahanap si Lord, kaya sila gutom sa Panginoon. Dahil hindi nila kayang wala si Lord. Amen? Kaya everyday nagpapakumbaba ka, nagdidepende ka, because you cannot do anything apart from God. Amen? Kaya naman po pagising mo pa lang sa umaga, tatawag ka agad kay Lord. Bago ka magdesisyon, kahit maliit na desisyon lang yan, ano ba yung say ni Lord? Amen? Kasama si Lord sa plano, hanggang sa execution, hanggang matapos, kasama pa rin si Lord. Amen? Because God will not go forth with that man who marches in his own strength. Si Lord po, hindi sasamahan ng Diyos ang taong lumalakad sa sarili niyang lakas. Tama ba? God will not go forth with that man who marches in his own strength. Basahin po natin yung Mark 1, 35-38. Very familiar verse. Ito po yung tungkol sa prayer life ni Jesus. So sabi po dito, the next morning, Jesus woke up very early. Maaga pong nagigising si Jesus. Amen. Para makapag-spend siya ng time with the Father. So the next morning, Jesus woke up very early. He left the house while it was still dark and went to a place, so a secret place. Sa kanya pong secret place, where he could be alone and pray. Very familiar verse. Amen? And then, meron po pong sumunod dito. Later, Simon or Peter and his friends went to look for Jesus. Hinahanap po siya, ang dami ng tao naghahanap sa kanya. And they found him. Alam po nila kung saan matatagpuan si Jesus. Amen? Alam nila kung anong laging ginagawa ni Jesus sa mga oras na yon. And said, Jesus, everyone is looking for you. Jesus, ang dami ng tao, ang dami ng may sakit, hinahanap ka nilang lahat. And then Jesus answered, hindi po niya sinabing, oh, nasan sila? Oh, start na tayo, game. Pagaling na tayo. Pero ang sabi po ni Jesus, we should go to another place. Madami naghahanap sa kanya, but sabi po niya, we should go to another place. We can go to other towns around here. I can tell God's message to those people too. That is why I came. Lahat po tayo, meron tayong mga panahon sa buhay natin, di ba na hinahanap natin si Jesus? Meron po ba kayong mga panahon na sa buhay ninyo na talagang hinahanap mo si Lord? Amen? Just like Peter and his friends, parang we are searching for Jesus desperately, frantically. Amen? We're desperately needing to see His hand at work in our lives. Gusto po natin gumalaw siya sa mga buhay natin. O baka naman may mga tanong tayo na gusto natin na masagot na ni Jesus. O baka naman kailangan po natin ng milagro na mag-take place sa mga area ng buhay natin. And para po sa mga taong ito, hinahanap nila si Jesus pero hindi nila makita. Para bagang walang sagot. Para bagang walang nangyayari. Amen. Pero kung titingnan po natin yung konteksto nito, ang sabi po dito, everyone is looking for you. Ito pong maraming taong ito, may mga pangangailangan sila, tama ba? Kailangan nila si Jesus. Why? Because they were concerned about what will He do next. Ito po yung concern nila, kaya nila hinahanap si Jesus. Ano ba yung gagawin na next ni Jesus? Ano ba yung ibibigay na next ni Jesus? Ano ba yung pwede kong makuha kay Jesus? Ano ba yung susunod na mararanasan kung makikita ko kay Jesus? What will He do next? It's not wrong po to seek Jesus because we have need. Hindi mali na hanapin natin si Jesus kung may pangangailangan tayo. In fact, tinuturuan po tayo ng Bible na lahat ng pangangailangan natin sa Kanya natin hingin dahil sa Kanya naman po nanggagaling lahat. Amen? But right now, I wonder what things would look like. I just wonder what things would look like, what we would receive, what miracle would take place if our motive of seeking and searching Jesus was simply to be with Him. Hindi ko po alam kung saan tayo dadalhin ng Panginoon, anong klaseng milagro yung pwede niyang gawin kung ito po ang dahilan kung bakit natin siya hinahanap. Dahil sa Kanya at hindi dahil sa pwede niyang ibigay sa atin.
Amen. Hindi ko po alam kung anong pwede niyang magawa sa mga buhay natin. Kung ang hinahanap natin ay hindi na kung ano yung next niyang gagawin, ano yung next goal, ano yung next niyang ibibigay, pero kung sino siya sa mga buhay natin. Amen. Let us be a people captivated with this beauty. Na wala po tayong ibang gusto kundi lalong makilala lang si Jesus. Lalong maranasan si Jesus. Nakakalungkot po itong mga taong ito. Nasa kalagitnaan na po nila si Jesus pero hindi sila after kay Jesus. After sila sa pwedeng mabigay ni Jesus sa kanila. Amen. Sana po maging tayong attentive and interested, longing for relationship with Him, longing for a conversation with Him. Amen. So, balik po tayo sa kwento. Sabi po dito, they found him and said, Jesus, everyone is looking for you. Hindi po ba sinagot ni Jesus yung paghahanap nila? Naging snub po ba si Jesus dito? Hindi, actually po sinagot niya. Ang sabi niya, we should go to another place. Jesus, ang daming naghahanap sa'yo dito, ang daming tao, tapos aalis ka? We can go to other towns around here and I can tell God's message to those people too. That is why I came. Alam niyo po yung ibig sabihin ni Jesus dito? Everyone is looking for you. And Jesus said, not here. Not in the midst of the crowd. Hindi dito sa maraming tao. Not with all these distractions. Hindi dito. Let's go somewhere else where I can preach. Let's go somewhere else where I can, in other translation, where I can speak. Because I came here to speak. Pumunta tayo sa isang lugar na ikaw at ako lang, yung maririnig mo ako, makakapangusap ako sa'yo personal. Dun sa place we have not been before. Dun sa lugar na hindi pa natin napuntahan, dun tayo. Amen. Because that is why I came. I came to speak. Amen. Amen. Everyone is looking for Jesus. Kahit po yung mga ini-insist nila that they're not looking for Jesus, they're looking for Jesus. Because we were created for Jesus. Amen? And this longing can only be fulfilled in His company. This longing can only be fulfilled in His presence. Amen? And there are times, may mga panahon po na sinasabihan tayo ng Panginoon, leave the crowds. Huwag ka dyan sa maingay. Huwag ka dyan sa maraming tao. Leave the distractions behind. Go with me to a place you have never been before. Doon tayo sa lugar, doon sa secret place na pwede mo akong marinig ng personal. Pwede mo akong marinig ng accurate. Amen. Gaze upon Him. Take His hand in yours. And allow Him to magnetize you with His love. At the end of the day, yun lang naman po eh. Amen. Yun, paulit-ulit, yun lang din tayo babalik ng Panginoon. Amen. Psalms 27:8, ang sabi po dito, my heart has heard you say, come and talk with me. And my heart responds, Lord, I am coming. Amen. Naniniwala po ako, ito yung laging binubulong ni Lord sa mga puso natin. Kung nakikinig lang po tayo sa Kanya, ito yung madalas nating maririnig sa Kanya. Kausapin mo ako. Kausapin mo ako. Come and talk with me. Lumapit ka pa sa akin. Amen. When you are in love, you want to spend the time. You want to spend time with the one, amen, who has captured your heart. At ganun po si Jesus sa atin. He's so in love with us. Amen. Napaka-in-love po niya sa atin na talagang gusto niya na mag-spend time tayo sa Kanya. Amen. And as children of God, we will always be in the place to hear the Lord. Lagi po tayong mapupunta dito sa posisyon na to na maririnig natin ang Panginoon. The Lord will whisper those soothing words in our souls. Come closer. Come closer. Amen. So my first pointer for today, come closer. Come closer. I believe God is tugging our hearts right now. Alam niyo po yung parang bata na hinihila yung nanay niya? Ma, dito tayo, bili mo ako nito. I believe God is tugging our hearts right now. Come closer. Lumapit ka pa. Kasi may ilalapit pa. Kung okay ka na sa relasyon na yun, may ilalalim pa. May ididikit pa. Amen. May i-intimate pa. Amen. May i-deeper pa yan. Come closer. Come closer. Draw near to God and God will draw near to you. Sabi po sa Bible. Amen. We are as close to God as we choose to be. Kung gaano po natin dinesisyonan at pinili na maging close sa Panginoon, ganun tayo magiging kadikit sa Panginoon. Amen. And when Jesus invited us, He's inviting us fully. He invited us fully. Nung pong ini-invite tayo ni Lord na come closer, lahat tayo, lahat ng tungkol sa'yo,
When Jesus said, come to me, hindi po niya sinabing lumapit ka kapag ka malinis ka na. When Jesus said, come to me, hindi po niya sinabing lumapit ka pag malakas ka na ulit. Lumapit ka pag naayos mo na yung sarili mo. Hindi po niya sinabi na lumapit ka, sige, kapag ka okay ka na. Hindi, sabi po niya, habang ikaw ay pagod or ikaw ay weary, carrying heavy burdens, lumapit ka. Amen? His love is inviting us together with our sins that we may lay it down. Amen. Ini-invite niya po tayo, sige, kasama pati yung shame mo, pati condemnation mo, that we may lay it down. Amen. Lumapit ka para luminis ka. Lumapit ka para lumakas kang muli. Lumapit ka para maging maayos ka. Amen. Come closer. Matthew 11, 28, 30 to 30, sabi po dito, are you weary? Carrying a heavy burden? Then come to me. I will refresh your life. For I am your oasis. Simply join your life with mine. Learn my ways and you'll discover that I am gentle, humble, and easy to please. You will find refreshment and rest in me. For all that I require of you will be pleasant and easy to bear. Amen. Ang nakakalungkot po, many today still don't know the Father. Marami pong mga Kristiyano ang nakikita nila ang tatay natin through rules and regulations, through lists of do's and don'ts, through even misunderstandings. Amen. Akala po nila he's a dead God. He's not dead. He's alive. Amen. At capable po siya na magkaroon ng relasyon sa bawat isa sa atin. He's not a distant God. Amen. He's near. And in fact, he's with us all the time. And he's not a dominant God. He's a good God. Amen. At kapag po tayo'y bumabalik sa ating secret place, nakikilala natin kung sino si Lord. Hindi po natin siya nakikita from a distorted lens or incorrect view kung sino ang Panginoon, pero makikilala natin siya kung sino talaga siya. So come and receive a greater understanding of God's true nature. Come and see who God really is. Amen. Not rumors about Him, not myths about Him, not misunderstandings about Him. Hindi po mga haka-haka ang matatagpuan mo when you come closer to God. Amen? Hindi mga hula tungkol sa Kanya ang makikita mo. Amen? Sa lugar pong yun, walang requirements. Walang prerequisite pag lumapit ka kay Lord. You can come anytime. Amen? All the time. And He's waiting for you. Amen? It's in that place, in your secret place, where you can pour out your heart to God. Pwede mong ilabas, you can crack your heart open wide open to God. Amen. You can be changed as you see His goodness. Pwede kang mabago habang nakikilala mo siya. And people will see glimpse of the changes He has made within us. Makikita po ng mga tao yung mga pagbabago na ginawa sa atin ng Panginoon. Amen. In your secret place, share your heart with God. Pwede po tayo maging totoo lang sa Panginoon. He is interested in everything that pertains to you. Interesado po siya sa lahat ng bagay tungkol sa iyo. Kahit yung pinakamaliit, kahit yung pinakanakakahiya, kahit yung pinakatinatago mo at walang nakakaalam, He's a great listener. Amen. And He likes to hear you express your joys, your sorrows, your victories, your challenges. Gustong-gusto po niyang marinig yan. So come closer. Amen. He's a relational God. In your prayers, ask Him for all you need. Be bold and confident po as you make your requests because He loves to answer your prayers. Amen. Naniniwala po ako, God wants to speak to us more than we want to listen. Amen. God wants to speak to us more than we want to listen. Kung talagang makikinig lang po tayo kay Lord, every moment pala, talaga namang binubulungan ka ni Lord, kinakausap ka ni Lord, lagi siyang may sinasabi sa'yo. After all, how can God, who calls Himself the Word, tama po ba tinatawag niya ang sarili niya na the Word? Amen. Not want to talk to people? Tinawag niya ang sarili niya na the Word, tapos ayaw niya nakikipag-usap. Ibig sabihin, meron siyang Word para sa'yo. Gusto ko niyang kausap. Amen. Amen. This should create an expectation in our hearts that we may hear Him at any moment because He's the Word. Amen. And He has a word for you. So listen, come closer. Amen. So in your secret place, come closer. Meron pa. Meron pang ilalalim yan. Meron pang ididikit yan. Meron pang isasarap yung relasyon na yan. Amen. And number two, there, in your secret place, be full of Jesus. Be full of Jesus. Amen.
This is the purpose of spending time with God. Ito po yung purpose ng quality time natin, ng pananalangin natin, that we may be full of Jesus. Prayer life is all about, it's about seeing Jesus. You just want to see Jesus. You just want to hear Jesus. To be touched by Jesus. Amen. To know Jesus. To be influenced by Jesus. To love Jesus and be loved by Jesus. And to be satisfied with Jesus. And carry Jesus wherever you go. Amen. And the result is you naturally show Him to the people around you and actually share Him dahil nakausap mo pa lang siya kani-kanina lang, di ba? Amen. Who wants a life full of Jesus? Sino po dito gusto ng buhay na punong-puno ng Kristo? Yung kahit saan nila tignan, nakikita nila, lumalabas si Kristo sa buhay mo. Amen. Sabi po sa Acts 4:13, "Now, when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men," ito pong mga taong to, wala silang, hindi po sila nag-aral, hindi po sila na-train, pero namamangha yung mga tao sa kanila. They marveled, sabi po dito. Why? Because they realized that they had been with Jesus. Amen. Namangha sila kasi nakakasama ni Jesus to. Nakakausap ni Jesus to. Iba sila kasi they realized that they had been with Jesus. I mean, nagbababad to kay Jesus. Nagbababad to sa presence ng Lord. That is the key. That is the key. To be with Jesus. To be with Jesus, to be full of Jesus, you have to be with Jesus over and over and over. Not just occasionally, amen. Constantly. Not just few minutes, amen, every day. Constantly, amen. To be much alone with God is the secret of knowing Him. Yung pong pagbibigay ng oras sa Kanya, yung kayong dalawa lang, dun ka nai-impluensyahan at dun mo siya lalong nakikilala. Praise God po for attending church. That is a good way to know God. Praise God sa mga life groups natin, conferences, concerts, EGWs. Praise God po. But what will sustain your faith and what will sustain your Christian walk is your personal quiet time with God. Amen. Yun po yung magsusustain sa atin. Yung pananalangin mo, yung pagbabasa mo ng word, yung pag-worship mo kahit ikaw lang mag-isa. Amen. And of course, hindi po laging madali. Hindi naman laging parang honeymoon stage kayo ni Jesus. Parang honeymoon stage kayo ni Lord. May mga panahon po na parang hindi mo feel. Parang mabigat, parang hindi ka maka-breakthrough. But you want to be full of Jesus. Kaya hindi ka titigil. Amen? May mga times na pagod ka. May mga times na valid naman talaga yung reason mo. May mga times na busy ka. But you cannot imagine a life. You cannot imagine a day na iba yung laman ng puso't isip mo. Amen? May mga panahon po na dahil alam mo, hindi ka puspos sa Panginoon, di ba ang hirap kontrolin ng isip natin? Ang hirap kontrolin ng mga pumapasok sa isip, yung feelings mo, yung reaction mo, amen? May mga times na parang walang nangyayari, walang goosebumps, hindi ka crybaby dyan, pero e-effortan mo. Pakisabi naman po, e-effortan mo. Effortan mo. Marami pong Kristiyano ang sinasabi nila, hey, hindi, dapat natural lang. Kung wala, okay lang yan. Ayoko nang pag-effort kasi parang hindi totoo, parang hindi natural eh. Parang hindi talaga galing. Hindi po, mali yan. Pag sinabing ine-effortan mo, ayaw mong mawala. Amen. Kaya naman i-effortan mo, kahit wala kang nararamdaman, kahit pagod ka, i-effortan mo kasi ayaw mong mawala, ayaw mong mabawasan, ayaw mong maalis. Amen. Because you want to be full of Jesus. Amen. Hindi po ba totoo kapag ka nananamlay ka tapos nanalangin ka, sisigla ka? Di ba? Magkakaroon ng joy. Takot ka, tapos nanalangin ka, tatapang ka. Di ba? Kung may sama ka ng loob tapos nanalangin ka, marirelease ka. Tama ba? That's what it means to be full of Jesus. Yun po yun eh. Amen. Amen. We grow in the fruit of the Holy Spirit as we hang out with God. The more po na nakakasama natin ng Panginoon, as we hang out with God, we grow. We grow in the fruit of the Holy Spirit. Lalong lumalalim yung love, lalong lumalalim yung joy, yung peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. At hindi na yan basta-basta nabubuwal ng kahit anong sitwasyon. Amen. Or let's put it the other way around. Baka naman po kaya nananamlay ka dahil hindi ka nananalangin. Amen. Baka naman kaya puno ka ng takot ngayon pag-alala. Baka kaya tinatamad ka na wala ka ng pakialam, wala ka ng gana dahil hindi ka na nagpipray. Baka naman po ang daling pumasok ng sama ng loob hinanakit or ang daling bumalik sa kasalanan. Ang daling maging matampuhin
dahil hindi na natin nakikita si Jesus. Totoo po yun, no? Kapag hindi mo na nakikita si Jesus, yung mali ng katabi mo yung nakikita mo. Di ba? Amen? Pag hindi mo na nakikita si Jesus, iba yung nakikita mo. Madalas, mga mali nila, kaya nadidisappoint ka. Tama po ba? Pero pag nananalangin ka, malawot ka madiscourage. Amen? Pag po nananalangin, because we become full of Jesus, malayo po tayo madepress. Amen. Wala sa bukabularyo po ng taong nananalangin yung na-offend. Tama ba? Amen. Walang inggit, selos, natatagal dyan sa puso't isip po natin. Pagka nagpipray po tayo, because we become full of Jesus. Amen. Takot kang magkasalan, taas ng conviction. Because you want to be full of Jesus, you're guarding your heart, you're guarding your prayer life. Amen. Sabi po ni Andrew Murray, pride must die in you or nothing of heaven can live in you. Amen. Ito po yung nangyayari, no? Pagka nananalangin tayo, napupuno tayo ng kung sino si Lord. In prayer, flesh dies and the spirit lives. Amen. Nawawala po yung mga bagay na hindi naman dapat nandyan sa puso't isip natin. Amen? At pinupuno po tayo ni Lord kung sino siya. Pag nananalangin po tayo, hindi lalaki, hindi tatagal, at hindi paulit-ulit ang mga isyo mo. Tama ba? Amen? Amen? Hindi po susulpot yung dati mong ugali. Hindi ka mag-struggle pagka nagpipray ka. Amen? Yung dapat matagal nang wala yan, kaso dapat matagal nang wala yan kung napapako lang araw-araw eh. Amen. Yung dapat matagal na tayong nahubog sa image po ni Lord kaso hindi tayo consistent sa pakikipag-usap sa Kanya. Eh, di ba, you become what you behold. Amen. You are turned into the image of the one you worship. Ibig sabihin, magkakahawaan kayo, magkakahawaan ka ng mga sinasamahan mo. Nagkakahawaan po yung magkakasama. So kung lagi mong kasama si Jesus, sigurado maahawaan ka kung sino siya. Sa pananalita niya, kilos niya, galaw niya, reaction niya. Amen. So right now, another question. Another question po. Ano ka kapag hindi ka nag-pray? Or sino ka? Nag-iiwan tao ka, wala. Ano ka? Alam niyo po yan. Alam niyo sa sarili. Alam po natin sa sarili natin yan. Ano ka? At yun yung ayaw natin. Sino po mag-agree dito na kahit ikaw, hindi mo gusto yung sarili mo pag di ka nag-pray? Amen. You don't want yourself and you're prayerless. Amen. Pero ito po, kung hindi ka nagpipray, mahal ka pa rin ni Lord. Diyan naman eh. Diyan po tayo, lakas ng ano natin, amen natin diyan. Comfort, amen. Alam niyo po, kung hindi ka nagpipray, mahal ka pa rin ni Lord. Yun nga lang, hindi mo alam. Hindi mo alam. Mahal ka niya. Amen. Kaya, hindi din lalalim. Hindi din po tayo lalalim sa ginagawa niya para sa atin or sa ginawa niya para sa atin. Hindi tayo titibay. Amen. Hindi natin mararating yung mga gustong pagdalan sa atin ng Panginoon. Kaya naman po, let's go to our secret place. Amen. Manalangin po tayo hanggang mahubog si Jesus sa mga buhay natin. Refuse to vacate your secret place even under increased difficulties. Kahit na ang hirap, kahit na Satan will contest every hour we spend in the presence of God. Lagi niyang lalabanan, lagi po niyang pipigilan yan. Amen. But refuse to vacate your secret place. Sana hindi maging empty yung secret place mo. Kahit na nahihirapan ka, ipaglaban mo. Sabihin mo sa katabi mo, ipaglaban mo. Para sa ikabubuti mo yan. Amen. Diyan mo tapusin yung laban. I like Ecclesiastes 10:10. Sabi po doon, remember, the duller the axe, the harder the work. Amen. The duller the axe, the harder the work. Ang palakol po ay pumupurol kapag ka hindi nahahasa. Tama po ba? At ang mapurol na palakol ay hindi mabisang gamitin. Walang gamit. Amen? Mag-exert ka ng effort, tapos minimal lang yung result. Mabagal, tapos hindi pulido yung resulta. Paulit-ulit ka, pabalik-balik ka, pero walang nangyayari. In the end, pagod ka. Parang katulad din po sa pagiging Kristiyano, ang mapurol na Kristiyano ay di mabisa sa kahit anong bagay. Amen. Walang effect. Bakit? Kasi walang talim. Walang gamit. Sino po dito gustong tumalim?
Lahat tayo, syempre gusto po nating tumalim. Sabi po sa Amplified, if the axe is dull and he does not sharpen its edge, then he must exert more strength. Pag di ka matalim, gagamitan mo ng lakas, pepwersahin mo. Amen? But wisdom, ito po para sa mga naghasa, to sharpen the axe, sa mga nagpakatalino, helps him succeed with less effort. Amen? Wisdom po yung inahasa mo yan. At in the end po, effortless, minimal effort, but great result. At alam po natin yung totoong meaning ng wisdom, pagiging wise. Psalm 14:2, the Lord looks down from heaven on the human race to see if there is one who is wise, one who seeks God. Ito po yung totoong pagpapakatalino, yung paghahanap sa Panginoon. Dito ka tumatalas, dito ka nagiging epektibo. Amen. Amen. The duller the axe, the harder the work. Kung gusto po natin, go to your secret place. Kung gusto po natin maging tumalab tayo, may effect, may impact. Amen. Amen. Maging epektibo kang nanay, tatay, teacher, amen, businessman, leader, minister. Let's go to our secret place. Amen. Because the speed in which how fast a knife cuts through a butter is in how long it stayed in the fire. Amen. Ang talim po natin mga Kristiyano, yung effectivity natin, nakadepende yan sa panalangin natin. Your effectiveness here on earth is directly related to how long you linger in the presence of God. Amen. Kung gaano ka katagal sa presence of the Lord and you become full of Jesus, ganun ka ka-epektibo. Paglabas mo, kahit anong gawin mo, napaka-epektibo mo. Amen. The longer you linger in God's presence, the sharper you become. The effective you become. Amen. Kung lagi ka sa presence of the Lord, lalo ka nahasa. Lalo kang tumatalim. Because the power in your life depends on your prayer life. Amen? Amen? A prayerful person is a powerful person. And the power in your life depends on your prayer life. I believe po, God is not looking for talented people. God is not looking for brilliant individuals. He's looking for people who are willing to spend time with Him. Amen. Working for Jesus is not like working for the world. It is not an employment. Hindi po ito employment. This is a covenant relationship. So if you're not walking with Him, if you're not walking with Him, He cannot use you. Again, if you are not walking with Him, He cannot use you. Amen. No relationship, no anointing. Amen. Because He's not looking for servants. He's looking for lovers who serve. Amen. Yan po yung inahanap ng Panginoon. So walk with God. Amen. Enjoy Jesus. Stay at His feet more than ever before. Amen. May kaibahan po yung private ministry sa public ministry. Lahat po tayo may public ministry din. Ito po yung church ministry, kung kabilang ka man sa praise and worship, ushering, connect, ayan, church ministry. Public ministry din po yung studies ng mga estudyante dito. Ministry din yan. Career, sa lahat po ng nagtatrabaho, business, sa lahat po ng mga, may mga business dito, no? Yan po yung ministry po natin. But our private ministry is God time. Ito po yung time natin with the Lord. And Your private ministry is your first ministry. Amen. Your private ministry is your first ministry and your lifetime ministry. Matatapos po lahat ng ginagawa natin, pagsisirbisyo, paglilingkod, matatapos po lahat ng mga bagay na ginagawa natin for the Lord, pero walang katapusan yung relasyon natin sa Kanya. Your private ministry is your lifetime ministry and your number one priority. Ito po yung mawala na lahat, wag lang to, part of your life. Amen. At ito naman po, kapag ka maayos yung private ministry mo, tatamaan lahat ng areas ng buhay mo, damay lahat ng area ng buhay mo, pati public ministry mo. Amen. And your public ministry is just a reflection of what's happening in your private ministry. Your public ministry is just a reflection of your private ministry. Amen. So if you want God to enlarge and increase your public ministry, you have to intensify your private ministry. Amen. Who will agree with me on this po? That every time I have had a breakthrough in my life, it has been because of my prayer life. Sa mga panahon, sa mga panahon po na umangat ka. Ayan.
sa mga panahon na sa mga panahon na inangat ka ni Lord, ni-level up ka niya, hindi po ba tama na dahil yon ay sineryoso mo yung relasyon mo sa kanya? Amen. Every time I have had a breakthrough in my life, balikan po natin lahat ng victories natin, it has been because of my prayer life. Kapag umaayos ang relasyon natin sa Lord, susunod po lahat. Kapag tumibay yung prayer life, titibay lahat. Amen. Kapag lumalim yung relasyon natin sa Kanya, apektado po lahat. Amen. Pero again, hindi po tayo mananalangin para may gawin si Lord sa mga buhay natin. Hindi ganon. Lord, nagpipray ako ah. Hindi po. May gagawin na talaga si Lord kasi may plano siya. Kaya kailangan mong kumonekta para mangyari. Nakikipag-cooperate ka. Kaya ka nananalangin kasi may gagawin talaga si Lord sa buhay mo. Amen. And kung hindi ito, comfort. Kung hindi ka nananalangin